Hi guys, the drive tayo ngayon, medyo malayo-layo, punta tayo sa Eiffel Tower, sa Tour Eiffel. Oh, may atras pala doon. Yan, pag may mga atras, huwag tayong basta overtake, kasi minsan bibigla tayong overtake, mayroon palang atras. Kaya yung mga naka-stop na sasakyan, huwag basta lalampasan. Huwag pabigla-bigla ang preno at baka mabali ang liig ng pasahero. Naka-stop ang signal light, naka-red, kaya stop tayo. Naka-neutral tayo, naka-handbrake para hindi umatras, sumabante ang sasakyan. Yun, bisikleta, ang laki ng gulong, oh. Grabe, oh. Kaso pag umulan ng kaunti, mahal yan. Mag-left turn tayo, kaya nagpa-flusher tayo ng kaliwa. Samahan nyo kami sa pagbiyahe. Laging magdasal, manalangin sa Diyos, na laging present of mind. Maging maayos ang pag-apak ng preno, kamay at paa, kamay, isip, matatay nga. Para makapagmaneho ng maayos at normal. Laging magmaneho ng maayos na kondisyon ng katawan, tama ang tulog, hindi gutom, kasi pag gutom, mainitin ang ulo. Permera! Clutch! Manual ang drive natin, kaya alalay ang clutch at silinyado. Alalay, may malaking truck, ayan, diretso pala siya. Alalay sa mga kurbadang ganito, minsan kasi may natawid na bata, hindi masyadong makita, maliit. Kawawa naman ang bata kung maligis. Sabi sa Bisaya, naligis. Naligsan itong iring. Ayan, alalay lang kasi naka-stop yung signal light. Mag-left side tayo kasi papasok tayo sa tunnel. Tulay lang naman yan, hindi ganong kalaking tunnel. Ayos ang flusher. Ang flusher, huwag pabayaan nagpa-flusher habang naka-stop na. Hindi naman pala kakaliwa. Ibalik na sa normal at hindi na nagpa-flusher kung diretso ang takbo. Minsan kasi nalilimutan natin ibalik yung flusher. Hindi kasi nag-automatic minsan pag hindi natin binalik ang manubela. May mga sasakyan na nag-automatic. Ito automatic naman. Kasong pagka hindi binalik ang manubela, hindi nabalikan ka. Oh, permera! Guna kasi. Alalay lang ang sipa na silinyado. Siguraduhin nakadiin ang clutch pag cambio kasi minsan umiiyak yan. Hindi pumapasok ang cambio kasi may parang ngipin niya na bumubuka. Pag inapakan yung clutch, bumubuka yung ngipin, pumapasok ang cambio. Pag alangan ang pasok, sabi, maaaring masira ang cambio natin. Papasok tayo ng tunnel, huwag mabilis ang takbo sa ilalim ng tunnel na ganito na napakakitid, may island sa magkabilang gilid, baka sumabit. 50 lang ang takbo, tama na, at kailangan concentrate ka, huwag kang lilingon. Pag sumayat ka sa tunnel, buhay ang paglight, patayin na uli. Basta papasok sa tunnel, dapat buhay ang ilaw, baka hindi makita. Kago naman, kaya ayos lang ang takbo natin. Kwarta, naka fourth gear na tayo. Medyo magpa-flusher tayo sa kanan. Kasi parang didin ito, hindi naman didin, curb lang. Gawin pa natin ang kanan kasi hindi naman mabilis ang takbo natin para hindi tayo maka-storbo. Yung left side po kasi ay mga passing side, mga overtake. Sa left side po ay overtake, overtaking. Sa right side po ay suicide. Yung mga nag-suicide na overtake sa kanan. Sa left side, safe side. Sa right side, may iba suicide. Sa ilalim po tayo ng tunnel, kaya dapat normal ang buhay ang ilaw. Sakay po akong tatlo, si Commander at ang dalawang bulilit. Pero ako po siyempre nagbibideo, kaya kausap ko ay kayo. Sanay na po ako nakausapin kayo. Kausap ko ang sarili ko.
rin po yung kausap ang sarili. O, tunnel po ito, kaya dapat buhay ang ilaw. Buhay ang ilaw. Yan, ang taas po nito ay Orly Airport. A runway po ng mga aeroplanong lumilipad at papalipad pa. Siyempre, yung aeroplano po ay lumilipad kahit mabigat. 70 lang po ang speed limit dito. Suntin po natin yung mga speed limit para hindi kakanan po tayo, kaya nagpa-plaser na tayo dyan. Papasik A106 Paris. Yan. Alalay lang po sa pagbira-bira, parang hindi po halatang kumakanan. Balik na po ang plaser. Tapos, gawing kanan naman po tayo, plaser, huwag po nating sagasahin yung straight line na yan. Pagkatapos pa niya, saka tayo pwedeng kumanan. Yan. Tingin po siyempre tayo side mirror bago tayo kumanan, sa rear mirror. Huwag po tayong biglang kakanan ang hindi sigurado at hindi natin yun sa side mirror. Kung mabibilis ang takbo niya lang po sa left side, nag-overtake yan. Kaya dapat po lagi tayo sa right side. Hindi po natin balak magmadali. Kung overtake po tayo sa left side, yan po ang overtaking side, safe side, sa right side, suicide. Mga driver kung nag-overtake sa kanan, parang nagpapakamatay. Tingnan po nyo yung mga overtake sa atin. Pagka-overtake niya, bumabalik siya sa kanan kasi para hindi siya maka-istorbo. Meron pang nagmamadali. Ganyan po yung mga nagmamaneho na naiintindihan ang batas trapiko. Dito po ay 110 ang takbo. Kaya huwag po tayo lalampas na 110. Pwede po bumaba para hindi po tayo mag-violate ng batas trapiko. Sabi ko, lahat ay may batas. Pati si school may batas. Kung gusto mong lumabas, dapat mag-comply ka para ikaw ay makalabas. Ang ganda po ang panahon ngayon dito sa France. Kasi papasok na po ang summer. Ngayon po July, August, kasagsagan ng summer. Marami pong tao, mga bakasyon na, pero pandemic pa rin po, nandiyan pa rin ang virus. Kaya yung takot ay nandiyan pa rin. Kasi wala pa pong gamot, wala pang bakuna. Hindi pa po ganun kanormal. Pero salamat sa Diyos at tayo medyo malaya na nawa po ay bumalik na sa normal. Panayad lang po naman yun. Nakakinta po ako ngayon. Nakarelax ang kaliwa. Parang automatic na lang po pag ganitong mga rektahan na minimaintain mo na lang po ay yung kanan, yung silinyador, gasoline pedal. Ayan, tayo po ay relax lang. Ang kaliwang paa, nakarelax lang. Huwag po nakababad sa clutch kasi nauubos ang clutch lining pag nakababad yung paa sa clutch. Kasi sira po ang clutch. Magpapagawa ang ating amo. Sarap lang po magmaneho pagka may amo. Siyempre, pag nasira ang sasakyan, may papagawa. Napakadali lang po ng trabaho ng driver. Mamasukan kang driver, may amo pa. Ano mang maintenance, sa amo lang ikaw, sasakay ka lang. Malinis-linis. Ay dito po sa France, ang driver dito hindi naglilinis ng sasakyan. Sasakay lang po, talagang drive lang ang trabaho. Pero yung iba, siguro yung iba, sip-sip na rin. Dito po, may hugasan dito ng kotse. Hindi katulad sa Pilipinas na pag driver ka ay talaga medyo yung iba ay makapal lang kamay saka pipigan ang basahan kasi kailangan habang naghihintay ng amo. Dito po kasi maigpit ang batas. Kung anong trabaho mo, yung trabaho mo. Kaya malaking oportunidad na po pagka driver ang isang tao para pong may isang hawak ng isang titulo pag may lisensya at responsable kang driver. Siyempre, magugustuhan ka ng amo, magugustuhan ka ng kumpanya mo kasi maayos kang magmaneho. Mabait yan. Dire-diretso lang po tayo, kaya alalayan po natin yung malalaking yan. Huwag nating sagasaan yan. Pagbigyan po natin yan. Matuto po tayong makipagbigayan sa kalsada.
huwag mainit ang ulo. Marami pong naaway sa karsada pag mainit ang ulo. Mayroon pa nga pong patayan at hanggang ngayon mga nakakulong pa. Nauubos ang buhay nila dahil sa problema sa karsada, napupunta sa kulungan. Yung iba sa sementeryo. Yung iba mga na-aksidente. 70 lang po ang takbo natin kasi papasok po tayo sa trabo. Ano nga ba yung trabo? Underwork. Yung ano? Construction. Construction na itong site na ito. Construction prod. Prod construction. Yeah. Kaya lalay lang po dito, 70 lang ang takbo. Road under construction. Ayan. Kaya dito po, tawag niyan trabo, on trabo. Single line po yan. Kailangan, dire-direcho po ang takbo. Pagka sumatsat po tayo sa pader, tatumbling ang kotse. Maaaring hindi ka na uli makapag-drive. Pag masama-sama pang aksidente mo, pati asawa mo, hindi mo nakilala kasi kumatos. Mahirap po yun. Eh, dapat po kahit madali lang magmaneho, laging present of mind. Huwag po tayo magte-telepono, ako po yung nagsasalita lang, eh, parang nakaka-concentrate na rin ako nagda-drive, nag-guide yung aking ginagawa kasi nasasalita ako. Parang masasanay na rin ako magmaneho. Ayan po, papasok po ito, parang kwan ito. Alalay po tayo sa pagpasok. Kasi ang bibilis na sasakyan dito. Agawin po natin ay ang gitna. Pero magpa-flasher po tayo at tingin sa kaliwang side mirror kung pwede bang pumasok. Tingin sa rear mirror. Huwag po tayong papasok ng halangan. Ganyan po. Alalay lang. Kasi sa right side po, mga truck, mga passenger, taxi. Sa left side po, yung pass lane. Kasi 3-line po ito. Matatanaw po dito ang Eiffel Tower. Pakadali lang po magmaneho kung titingnan, pero nakasalalay po lagi ang ating buhay, buhay ng iba. Maaari tayong makadamay dahil sa pagiging irresponsible nating driver. Pag namumula na po yung ulihan ng ating susundan, largahan po natin ang silinyador. Huwag tayong apak ng apak kasi nagpe-preno na po yan. Hindi man po namumula at yan ay namumahina, nag-i-engine brake po yan. Kaya kailangan lagi po tayong nakatingin sa ating sinusundan kung lumalapit na tayo. Kasi pag yan po hindi umapak sa preno at nag-i-engine brake, hindi po yan iilaw. Minsan din po may pundi ang ilaw kahit nagpe-preno na. Bumbilya lamang po yan, napupundirit. Kaya kahit nagpe-preno, hindi pala umiilaw, huwag nating asahan yung brake light na umiilaw, hindi ako magpe-preno. Hindi po, minsan pupundi yan, minsan nagbe-brake lang, engine brake. Pababa po tayo, nakakwarta tayo, medyo engine brake na po. Medyo pumasok na po ito, si Umasis. Ayan, matraffic na po dito ah. Huwag po tayong tutok ng tutok para hindi masalpok. Atin niya po yan, may sungay ang huli niya pag nasalpok. Gulag. Medyo matraffic yata po. Makabahaba tayo makapagkwentuhan mga ka-driver. Yan po, pagka ganyan pong kwan, alalay lang, nakasigunda tayo, neutral na, preno. Huwag po tayong pakatutok para pwede tayong umiwas dyan. Pagka nakatulog yung driver o ano, nasiraan, pwede pa tayong umiwas sa kaliwa o kanan kasi may preparation po tayo. Pagtutok na tutok po, kailangan atras pa tayo. Minsan po kasi may sinusundan, namamatayan. Nakakatulog na. Pwede po tayong lumampas, hindi tayo busina ng busina. Matrapik na. Meron po tayo, alalay ang clutch, silinyador. Sa una lang po nakakapagpanik magmaneho. Pero pag sanay na po kayo, parang automatic na po yung ginagawa natin. Kakaliwa ito, pagbigyan natin para matuwa naman ang taxi na ito. So, saan ka pupunta, kabayan? We're going. Ganda po ng taxi dito, Volvo.
sikat po yan sa Pilipinas, Volvo. Oh, may pulis pong nagwawangwang, pagbigyan natin yan. Kasi sila po ang may right of way. Yan po ay emergency. Guloyin po nating magbigay sa mga ganyang may mga sirena. Sila po ang mga king of the road. Sila po may aksidente pala po sa unahan, kaya traffic na ganito. Kasi mayroong nag-iilaw. Ganyan po dito sa France. Medyo mabilis po ang responde nila, kasi lahat po nakakamera dito, namamonitor nila. Kaya makikita po nyo, may pulis, may nagpa-flasher kung anong aksidente nangyari. Mga driver po kasi, yung iba napapagod, nakakatulog o ano, nasisiraan, marami pong dahilan. Ayan po, nagpa-flasher yung pulis. Anong nangyari sa iyo? What happened? Nakakarga na yung kotse mo, baka nasiraan, ano ba? Wala namang bangka, no? Towing lang. Dito po yung ganon, isagot naman ng insurance yung towing. Binabayaran ng insurance yun. Tatawag ka lang sa SOS, may darating na towing, ilahin. Yung insurance ang magbabayan. Kaya kung siraan sasakyan mo, tatawag ka lang. Kaya bawal na bawal po ditong mahuli ang hindi nakarehistro, ang hindi naka-insured at hindi pasado sa control technique. Every 2 years po, may control technique dito. Kino-control po ang sasakyan. Parang yun na po ang pinaka-renewal. Sa Pilipinas po, every 1 year yata ngayon renewal ng sasakyan. Dito po ang pinaka-renew yung control technique. Pagkatapos ng 2 years, pa-control technique, kung pasado, bigyan ka uli. Hindi pwedeng i-drive ng walang control technique at expired na. Malaki ang multa. Para kang unauthorized na gumamit ng sasakyan niyon. Papasok po tayo sa tunnel. Wala po tayong music. Yung busis ko na lang music. Kasi bawal po sa YouTube ang music. Ayan, permera, neutral, ganyan po. Huwag na po nating ibabad ng ibabad ng clutch, kasi nauubos po ang clutch lining. Masisira po ang ating sasakyan. Kahit na po sa amo natin ang sasakyan, maging magmalasakit po tayo sa ating amo. Papasok po tayo sa tunnel, kaya dapat buhayin po ang ilaw para makita natin. Tingnan po yung susunda natin, may sungay. Pag yan po yung nauntog natin, butas ang ating bumper sa unahan. Alalay lang po, nakapermera tayo. Alalay ang silinyador. Pag ano, neutral. Hindi po ako nagbababad sa clutch, kasi sayang po yung clutch lining. Ako ng alay din po yung lagi nakapak sa clutch. Kaya maganda nga pong i-drive yung automatic. Silinyador lang. May nagwawangwang na naman po. Saan ba yun? Sa iba ba? Basta may nagwawang po, maging aware tayo, tingin tayo sa hulihan ng ating nagwawang po. Huwag po nating gagawing maka-istorbo sa mga nagwawang po. Pumpi pala yan eh. Hali. Ikaw na ang hari. Nakalampas na po yung pompiye, yung bumbero, atin pong babalik na tayo sa linya nating tama. Di bali pong wala tayo sa linya kung may pinagbibigyan tayo. Ngayon pa, pasok po tayo dito sa pinaka-perek. Banat na po tayo sa kaliwa, flasher tayo. Siyempre, titingin sa side mirror bago. Pag alam natin may... Pwede tayong kumaliwa, kakaliwa na agad tayo, huwag nang pabitin-bitin pa. Siguro doing nakapermera para hindi alanganin. Kaka-traffic po dito sa kwan. Kasi minsan po may mga aksidente. Yung pong ibang aksidente, parang...
okay lang yung ibang aksidente na hindi maiwasan. Minsan po ay may aksidente na dahil sa kapabayaan ng driver, dahil sa pagiging walang ingat, kawawa naman po yung mga nadadamay. Traffic na, may nasisira, masama ay may buhay pang mawala. Maputol na paa, kamay. Ayan, naka-neutral po tayo ngayon kasi ganyan, alalay ang preno. Apak lang po tayo ng clutch, permera. Traffic po, may traffic ngayon. Baka minsan po may aksidente naman. Kasi lumampas tayo sa aksidente. Normally po walang traffic ngayon kasi alas 12 ng tanghali. Minsan po may nagkakaano. May dahilan ng traffic. May aksidente, ganun. Papasok pa tayo sa perek-perek mas sa atin sa highway. Mamaya po makikita niya ang Eiffel Tower. Yung mga tourist na kwento. Kaso pandemic ngayon, may COVID pa, kaya ang tourist po ay tigil muna. Wala pa nga pong international flight ngayon ng aeroplano dito sa France. Meron po dito mga ilan-ilan na local. Kasi nga po yung virus nandiyan pa. Talagang nakakatakot. Lalay lang po tayo, papakapak ng preno, huwag masyadong tutok. Naka-neutral po kasi pababa ito, kaya neutral lang. Larga-larga lang, parang buwelo. Kasi kung magbabad tayo sa clutch, forsado yung ating paa. Pati clutch, mauubos na yung lining. Kasi parang preno rin po yung clutch lining. Parang brake line din. Tayong sipa na sipa ng malakas sa silinyador kasi malakas din po sa gasolina yan. Excuse me. Pardon. Na. Bakit? Andun lang naman. Pag andun lang sa Torre Eiffel, ano? Ang ganda sa Torre Eiffel lang po yun. Doon sa baba lang. Nasa gitna po tayo kasi ito pong left side dito po, pagkita nung kaliwa ay overtake ang daan po ng mga motor yan. Ganyan po dito sa France. Sa kaliwa natin, kaliwa po ay yung linyang yan, daan na ng mga motor. Nagagalit po sila pagka kinaangan mo yan. Dapat po medyo gawi ka dito sa kabilang lane. Magmamaneho pa tayo, tingnan din po natin yung dashboard. Baka nagwa-warning na yung langis, gasolina. Kasi minsan po may aksidente, nabubutas yung langis, tubo ng langis. May mga warning sign naman po yan. Baka ano, hindi po yan dekorasyon lang. Kung nawala na ng langis, nawala na ng brake fluid, gasolina, naka-handbrake. Iilaw po yan pag naka-handbrake. Takbo po tayong takbo, naka-handbrake pala, kaya pala mabagal ang takbo natin, yung pala naka-handbrake. Yun po. Pagmamaneho po tayo kahit matraffic, yung ating isip ay nasa ating pagmamaneho. Huwag po tayong matutulog. Kasi baka po tayo mababaroon. Tanya po yung motor. Nagbabaroon pa, kaya sabi niya, motor, naglalaro pa yan. Siyempre, motor sila, madali lang i-drive, madali sumingit. Kalimihan din po, yung na-aksidente. Marami din pong maiingat. Yung iba, na-aksidente dahil sa walang ingat. Nakakadamay pa ng mga driver na maiingat. Papasok po tayo ng tunnel. Siyempre, buhayin po natin ang ilaw. Hindi pa po. Tulay lang pa pala po ito. Doon pa sunod ang tunnel. Marami pong ganito dito sa France, mga overpass, kaya medyo nare-reduce ang traffic.
pag yan pong ganyan may mga flyover, nakaka-reduce po yan ang mga traffic. Kasi hindi na po nagkakaroon ng intersection, naiiwasan na yung stop-stop. Kaya misang go-go-go lang, kahit mukhang masige pero go-go-go. Alalay lang po ang takbo natin, nakasigunda tayo, alalay ang selinyador. Hindi na tayo nakaapak sa clutch. Hindi mo ka-ready lang po lagi ang pati. Yan po yung mga motor na yan. Nag-overtake niya. Kasi yan po ang linya nila. Huwag po natin haharangan yan. Kasi magagalit sila. Makapaluhin pa yung side mirror mo. Tercera lang po tayo. Alalay lang si linya to. Nakatingin lagi sa ating sinusundan. Kung malayo na o malapit pa. Tingnan po lagi natin yung ating sinusundan. Kung tayo lumalayo, lumalapit, siyempre pag lumalapit tayo, nag-aalala. Tignan niyo po yung motor. Buhay po ang ilaw kasi tunnel ito. Para makita po tayo. Ilaw-ilaw pag may time. Nakatersera po kasi tayo, nakaready lang. Atin pong kamay, pag hindi natin ginagamit sa pagkakambyo, ay laging sa manubela ang dalawang kamay. Huwag po nating ugaling isang kamay lang magmaniho kung hindi naman tayo nagkakambyo. Kasi magkabiglaan man po, dalawang kamay ang hawak natin sa manubela. Huwag po tayong mahiya-mahiya na parang mahal natin yung manubela. Po talaga ang tama pagmamaniho, dalawang kamay sa manubela. Mas komportable po. Alalay lang po tayo, nakatersera. Alalay lang si linya doon. Huwag masyadong tutok. Sabi nga sa kanta, Barok Matalino, doon namin baryo. Huwag tutok, galit barok. Huwag tutok, galit barok. Init po ngayon, ang araw po ay may sikat na sikat. Baga sa atin parang alas 12 na natahan. Pero hindi po ganun kainit. Anong degree ba ngayon? 25 out. Nakatersera po kami. Nakatersera. Ang ating kamyon, nakatersera. Talalay lang. Pwede rin po magkwarta. Kasi mas matibid po sa gasolina pagka-relax ang makina. Hindi na po pwersa ang makina. Yan, alalay ang preno. Yan. 21 degree. Nakakwarta po tayo ngayon. Alalay lang gasolina. Kasi pababa naman po ito. Tayo po'y pasulyap-sulyap side mirror. Seconds lang po ang sulyap sa side mirror, rear mirror. Huwag natin ibababa niya kasi isang kisap mata po pwedeng may mauntog tayo, masakit pong mauntog. Dire-diretso lang po tayo sa ating lane, huwag po tayong laging parang lasing kung magmaniho, parang kulang sa pansin. May linya po tayo eh, kung ganyan ako po smooth lang ang flow. Huwag po tayong pa swerving. Diretso lang lagi po sa linya para hindi po tayo nakaka-distract po sa mga ibang nagtatry. Alalay lang po tayo, nakakwarta. Kasi hanggang kita po itong ating sasakyan. Kasi pagkikinta naman po natin, hindi pa masyadong mabilis. Dapat lang po yung kwarta. Manayan lang po ang takbo natin. Napakaganda po ng takbo pa ganyan. Wala mga balasubas na driver, malayo sa aksidente. Malapit na po tayo sa Eiffel Tower. Makikita po natin yung mga dinadayo ng mga turista rito. For the meantime po, wala pang mga tourists dito kasi pandemic pa.
bagay po pa sa panganib pa po ng ating buhay sa coronavirus. Buhay po natin ang ilaw kasi tunnel yan. Yan po, ganyan po. Sa tunnel, dapat buhay ang ilaw at alalay ang takbo. O tayong pa liko-liko, diretso lang po ang takbo sa ating linya. At alert po ang ating lahat, kamay, mata, paa. Biglang may mag-agaw ng ating linya, kaya dapat nakatingin tayo lagi sa unahan. Yan po. 70 lang po ang takbo dito, kaya dapat maintain mo po, pasulyap-sulyap ka rin sa speed mo. Lahat po yung sinusulyapan. Sa ito meron, buhay po ang ilaw, siyempre ito ay tunnel. 70 lang po ang takbo dito. Kung ano po yung speed limit, yan po ka disundin. At yung po ay safe tayo. Kasi pagkagano kung speed limit, pinapatupad po yan para sa security ng lahat. Kung mabilis po, alam nila na safe doon. Safe side, right side, suicide, yung mga nag-overtake. Gawing kanan na po tayo kasi sa mayo na andoon, kalabas na tayo. Kaya ugaliin po natin may preparation lagi ang pagmamaneho. Side mirror, kung tayo pinagbibigyan. Siyempre po, banayad lamang ang takbo. 50 po dito, nakasulat yung speed limit. Lahat po ng speed ay may limit. Limitasyon. Kakanan na naman po tayo dyan. Nakagupo ang ilaw, kaya dire-diretso lang po tayo kakanan. Lalay po tayo sa mga kurbada. Huwag birit ng birit para ang gulong ay hindi humingit. Sabi ng gulong, kaya po yung mga birit ng birit. Alalay, good na naman. Ayos ha. Gugugugo lang ha. Permera, siyempre. Alalay ang clutch, silinyador, segunda. Dire-diretso lamang po tayo. Alalay ha, kasi nakago naman tayo. Alalay lang kahit sa nakago tayo. Huwag tayong birit ng birit. Kanan po tayo niya, kaya nagpa-plaser. Alalay, may bisikleta. May linya po dito ang bisikleta. Sila po yung mga sumusunod din sa mataas. Diretso lamang po, pero alalay. Kasi isa may natawid po lalo ang pedestrian lane. Maging aware po tayo sa mga pedestrian lane. Yan po, laging may aksidente. Napakalaki pong responsibilidad nating mga driver pag tayo nakabangga ng tao.
Kahit na po yan ay wala sa ano, ay tao po yan eh. Maaaring makulong tayo. Nandito na po tayo sa sentro ng Paris. Go-go-go lang po, alalay lang ang go-go-go. Pero aware tayo sa mga side mirror natin, rear mirror. Unahan. Para siguradong ligtas, mag-ingat. May mga aksidente. O, ayan po. Stop. Minahigo po ng kape. Nakatabi ko, napasungsong sa mukha. Ano yun? Bukas na? Oo, kasi nasa rush daw siya. Alis. Balik na tayo. Hindi ba sinabi nandito na tayo? Kasi, usapan namin yung ikaso daw or urgent. Pwede ba tayo kumaliwa dito? Pablo. Pupuntahan pala namin ay wala nga nga. Kasi dapat bago umalis, i-verify mo na kailan daw? Bukas? Oo, nang alas 10. Ay, anong oras ang rindi mo mo sa ano? Ala, 1:40 tayo. Sabihin mo na yun ngayon. Sabihin sinabi ko mo, na may rindi mo ka. Hindi ka pwedeng ma-late doon. May sinabi. Dapat nandiyan ka na ng ano? 10:30 nandun na. Ay, usapan na. Pwede ba tayong kumaliwa dito pabalik? Tayo pwedeng basta bumalik. Pag mamaniho po, hindi yung basta babalik na hindi naman tama ang balikan. Meron pong mga left turn, U-turn, no U-turn, yung po yung sundin natin. Dapat po pag driver tayo, alam natin yung ating pupuntahan. Tulad po pupuntahan namin ngayon, wala pala. Kaya pwede na po tayong kumaliwa dito. Ganun po, kantin po ang sakripisyo at pasensya sa pagmamaneho. Huwag yung kahit na bawal, babalik tayo. Yung Tour Eiffel po, andan ang Tour Eiffel. Ikot na lang tayo sa Tour Eiffel bago ano. Para makita naman yung Eiffel Tower tulad ng pangako namin. Kasi mga isang minuto na lang po yung Tour Eiffel. Para makita naman po yung bago namin patayin ang video, makita namin yung Eiffel Tower. Tututok namin. Para sabihin naman nyo, kami totoong magsalita, hindi drawing. Yan. Eiffel Tower, Tour Eiffel. Mga prase ba na matawag doon? Tour Eiffel o Eiffel Tower? Tour Eiffel. Tour Eiffel, mga turista, Eiffel Tower. So kasi naghahalo-halo ng ano. Yung museo umihi dun sa... Dapat na museo na i-video natin. Buha na kuhanan mo yun kaso nakaano siya. Ganda na rin po itong ganitong naka-video tayo. Ayun ang ulo ng Eiffel Tower. Lahat nga mo, itutok mo sa Eiffel Tower. Huwag mong patayin. No? Doon lang sa Tour Eiffel. So na yan. Medyo aalalay tayo para mapakita natin ang Eiffel Tower. Bawal may stop yan. Pakita mo kasi may papayara mo lang. Ayan po ang Eiffel Tower. Tingnan mo sa ito. Ayan ang Eiffel Tower. Kita? Oo. Oh. Ang Eiffel Tower. Dito po kami sa Plastro Padero. Alay lang po kung may papayara mo lang. Napakita na po namin ang Eiffel Tower tulad ng pangako namin. Kaya pag dito, papatayin na namin. Kami po'y babalik, magbibideo ulit kami babalik para makita ninyo. Ito po'y Plus Trocadero. Meron pong kabayo dito sa gitna. Yan kaya yung mga ano. Yung mga cafeteria. Ayan, dyan po nagkakape yung mga Hollywood ano actor and actresses dyan. Sa kapihan na yan. Yan po ilalim niya, tunnel kasi. Po, metro o train po, station. Line 9. Okay, bye-bye. Harap mga sa akin sandali. Bye-bye, thank you. Some TV. Okay, patay mo na. Bye-bye. God bless. Love you.